Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik ako para update kayo sa another vlog. For today's video po ay magkakaroon po tayo ng house tour. At ito pong bahay na ipapakita ko sa inyo, isa na naman po ito sa mga magagandang bahay po na hinouse tour natin. Kasi for sure mga ka-viewers, pag po na kita niyo itong bahay niya ay mag-e-enjoy po kayo sa ganda. Dahil po bawat sulok po at area ng bahay ay important po talaga. Kaya ayun mga ka-viewers, masasabi ko talagang napakaganda na ito. Tapos po mga ka-viewers, bago tayo mag-start mag-house tour, kung bago lang po kayo napadpad sa aking channel, huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga upload na videos. So ngayon tara, mag-start na po tayo mag-house tour. So, let's go! And mga ka-viewers, ay start po tayo sa front ng bahay. Ito pong bungalow mansion na ito mga ka-viewers, napakalaki po talaga sa personal. Ang lot area po nito ay 400 square meters. Tapos kung napapansin niyo po sa front, ayan, naka-landscape na din. May plant box na, ang ayos pa ng pagkaka-landscape. Ang ganda ng mga halaman nila, oh. Ayan. Then, kung napapansin niyo po sa fences, sa front mga ka-viewers, ay nagpalagay din po yung owner ng wall deco tiles, 30 by 60 po yan. And sa taas po ng kanilang fences ay meron po yung post light. Ayan. Then, ito na po yung design ng kanilang fences grills. White and gold po ang kulay, no? Dahil nga po sa sobrang laki po ng bahay, layo na lang tayo, kapakita ko po sa inyo na maayos. Ayan, ganito ang anggulo tayo. Ayan. Ito po mga ka-viewers ang kanilang service gate and dito po yung pinaka-gate ng garahe nila. Para po dito mga ka-viewers, gumamit sila ng non-skid tiles po yan. Ayan. Then, pasok na lang po tayo sa service gate nila ha. Ganito po yung design ng kanilang service gate. Then, meron lang siyang doorbell. Yung stair po mga ka-viewers, ang ginamit po dito ay pavers tapos pininturahan po yan, no? Tapos ngayon mga ka-viewers, ay pasok tayo sa loob. Kung napapansin niyo po, ito ay may pavers din po papunta sa kanilang terrace. Ayan. Or porch. Ganyan po itsura yung front ng porch area nila. Then, dito po ay meron silang terrace. Kuha na natin ng ganito yung kanilang terrace po, no? Ayan, ganyan po kaganda. Mamaya may merienda po tayo kayo, pagpasensyahan nyo na kung meron po kayo nakikita, no? Ayan na po yung design ng ceiling. And kung napapansin nyo po yung mga pa-arc po na design ay meron po siyang precast. Ayan, ganyan po kaganda, oh. Then ito po yung itsura ng kanilang garahe. Ayan na po yung design ng ceiling ng garahe. Ayan. And ang ginamit po na tiles dito mga ka-viewers sa flooring po ng garahe ay 40 by 40 po yan. Then kung napansin nyo po yung mga area po dito ay naka-pavers din po. Dito po sa garahe meron pong papunta dito sa kanilang terrace. Ayan. Access po no. Gantong angle tayo. Ang ganda po ng mga window nila no. Ang lalaki po talaga sa ganda ng mga design. Then mga ka-viewers, kung type nyo po yung gantong coffee table, ay meron tayong previous vlogs niyan, may presyo po daw kung magkano po yung ganyan, no? And dito po tayo mga ka-viewers, sa gilid dito, no? Tignan natin. So dito po ay meron silang sink, outdoor sink. Then dito po ay may access, papunta po sa kanilang auxiliary kitchen. Ayan, so may aircon na po dyan. Okay na okay talaga yung window nila. Nakakaganda po talaga ng design ng bahay pag may precast po yung window, no? Dito naman po ang kanilang laundry area. Then ito po screen door papunta sa auxiliary kitchen. After po natin sa laundry area, punta naman po tayo sa kabilang side po ng bahay kung saan po located po yung kanyang mini grotto po doon, ganyan. Saka po auxiliary kitchen po doon. Ganda na itong poinsettia, oh. Ayan, sama na natin sa tour. Naka-landscape na po. At kung mapapansin nyo, yung mga halaman talagang naka-trim na. Alagang-alaga. And dito po mga ka-viewers, sa area na ito, ayan, ang ganda po ng window. May pa-arcing design, reflective po yung glass. And may trellis po dun sa taas, no? Para po sa
gutter gumamit po ng Choco Brown, then yung spandrel po na ginamit ay beige. Then kung mapapansin nyo po yung kanyang drain pipe ay built-in po yan, no? Ayan. Then yung ginamit po ditong wall deco tiles, ayan po mga viewers, ay 30 by 60 po ang sukat niyan. Then dito tayo sa area na ito. Ito po yung grotto nila. Ganitong angle shot po tayo sa kanilang dream house mga ka-viewers. Ayan, napakaganda po talaga ng pagkakadesign ng bungalow na ito. Tapos po mga ka-viewers, ayan, dito po ay may pinalagyan po sila ditong paper tiles. Then meron po ditong silang tanim na kalamansi and very social po na. Ito, pag may lemon talaga sa bahay, nakakasosyal, oh. Ayan, lemon, may mga bunga, lalaki. Then, dito po mga ka-viewers, ayan, yung window nila. Meron po dito mga sliding. Tapos ito po, pinupush po yan palabas, no? And bawat corner po mga ka-viewers ay meron na po yung CCTV for safety po, no? Or security purposes. From auxiliary kitchen po mga ka-viewers, ganito po yung view na makikita ninyo. Ayan. And para naman po mga ka-viewers, sa exterior paint ang ginamit po dyan ay gloss po na tool white. Gantong angle po tayo na kanilang garden. Para po pala sa kanilang grass, gumamit po sila ng Bermuda grass dito mga ka-viewers. And now mga ka-viewers, ay papasok na po tayo sa loob ng bahay. Pero bago po tayo pumasok sa loob, ito po mga ka-viewers, gumamit sila ng 40 by 40 foot na tiles dito na marble look, no? Then, ayan, fokusan ko lang po itong kanilang column, napakaganda. Tapos po, ito ang kanilang main door, napakalaki po sa personal at napakaganda po ng pagkakadesign, ang ganda ng kulay. Then, gantong angle tayo ng kanilang terrace. Since naipakita ko na po sa inyo yung labas ng bahay, ang next naman po natin ay papakita ko sa inyo ay yung loob po ng bahay. Bale, ito po ay meron pong tatlong bedroom at tatlong bathroom. So tara po, pasok tayo. Bale, ito po, both side po niyan ay na-open po ha. Ito na lang, o-open natin tong isa. Pagpasok po mga ka-viewers, ito yung bubungad. Sobrang ganda po talaga. Imagine mga ka-viewers yung ganitong bahay. Nakaka-relax po. Sobrang ganda po ng ceiling, yung interior paint, yung mga gamit po na nilagay. Sobrang susyalin po talaga. Lahat po ng mga makikita nating furnitures dito ay galing po ng Italy, kaya po kung mapapansin niyo po yung mga pagkakadesign po ng kanyang furnitures ay European style po, no. Ngayon po ay back view muna tayo ng door kasi ayun, medyo naliligaw na naman tayo sa sobrang ganda, hindi natin alam kung ano po unahin natin. Anyway, ito po yung itsura ng kanyang back door po, yung view. Ito po, napakaganda ng finish. Ang ganda ng kulay na yellow, tapos with gold touch po, no? Ayan. Then dito po nagpalagay naman sila ng accent wall po na tiles, 30 by 60 gloss na po yung tiles po na yan. Then dito po mga ka-viewers, ang kanyang ceiling, ayan na po itsura. Then ganda po itsura ng kanyang ilaw sa malapitan. Ayan. Ang ganda po ng kanyang strip light na white, no? Ang linis tingnan. Kung nagwa-wonder po pala kayo sa tiles na ginamit mga ka-viewers, ito po pala ay 60 by 60 po na wood look. Then dito po mga ka-viewers ay ang kanyang living area. Ayan. And ayan. Tapos ang ceiling po, pakita ko na lang. And ito po mga ka-viewers, yung itsura ng kanilang living area, sobrang ganda po talaga. Ngayon, trinay ko lang po yung kanilang sofa kung gaano po siya ka-comfy. So ito po, lagi ko itong nakikita sa mga Betis, pero ito po gawang Italy. Then napaka-comfy po pala ng mga gantong sofa pag ino po ano. Even po yung kanyang backrest, okay na okay po, no? Pag po talaga yung tema po ng bahay, white, tapos may touch of gold, tapos may mga crystal po, ganyan. Ang lakas po, maka-elegante talaga ng bahay. Kaya ito po, gaya na nakita ninyo, di ba, wala na tayong masasabi, kundi napaka-elegante po talaga. Tapos po mga ka-viewers, ito po ang kanyang dining area. Ang ganda po ng kanyang furnitures dito. Ito po ay
8 seaters. Ayan, makahanan natin na mas maayos. Ayan, ang ganda po ng upuan, no? Siguro pag umupo ka dito, sobrang comfy. Ayan, may kabigatan din po talaga. Solid. Then dito po, naglagay siya ng mirror po. Then, ang ganda din ng mga vase niya. Pasensya na kayo mga kabilis kung pinapakita ko pa to, ha? Kasi talaga, oh, nakakadagdagan na itong mga gamit po niyo sa loob ng bahay. Alam niyo po mga kabilis, akala ko po ito pong flowers na ito ay mga gawa po sa fabric. Ngayon po pala ay gawain sa porcelain o tinatawag po nilang Capo di Monte. Then yung ceiling po, ito na po yung design niyan. Kitchen area. So meron po siya ditong island bar. Ayan, may mga cabinet na po yan. Din na po natin i-open, ha? Then, ang ganda ng halaman. Ang ganda-ganda po talaga. Sobrang ganda talaga, mga ka-viewers, no? Ang linis tingnan ng kanyang bahay. Open concept lang po. Pagpasok, dire-diretso ka lang talaga. Ayan, ganda po yung design ng kanyang mga cabinet. Then, yung backsplash po. Ayan, may kumikinangkin ng effect. Social. Then, ang ganda ang kanyang faucet. Ayan po, no? Then, kanya pong ref ay LG po. Side-by-side door po yan. And meron ako dito nakita, mga ka-viewers, ang ganda lang na itong area na ito. Talagang, pag nagsalamin ka dito, mapapakanta ka na, mirror, mirror, hanging on the wall. Ito po pala yung back view ng kanilang island bar. So sa gilid po may cabinet po yan, mga ka-viewers. And dito po nakalagay yung kanilang bar stool. Tapos po mga ka-viewers, since open concept naman po itong bahay, ayan, as in, kita nyo na po lahat yung design at itsura po ng bahay sa loob. Ngayon po ay punta na po tayo sa master bedroom. Ayun po yung unahin natin, ha? Ito po. Ganda ng pintuan, no? Color white din po. Pagpasok po ay ito po ang ating makikita. Ayan. Ang ganda po. Ang bango. Ang ganda ng kanyang ceiling. Ganda ng ilaw. Ayan. Then, ang ganda din po ng kanyang background po ng kanyang kama. Naka tiles din po ito. Wall cladding tiles. Ayan. Pakita ko na lang po, ha. Ito. Ayan. Kumikinang-kinang din po yan, mga ka-viewers. Napaka-social talaga. And ang ganda na kanyang wall lights po dito. Terno po sa ilaw. Ganto din po yung design ng ilaw na ginamit dito sa ceiling. Ayun. Zoom lang natin. Ayan. Tapos po mga ka-viewers, ha, in fairness po yung kama talaga. Solid po na wood yan. Ang ganda. And ito na po yung side cabinet niya. And meron siyang San Francisco plant sa loob. So pwede palang indoor po ito, no? Ngayon lang po ako nakakita ng San Francisco sa loob ng bahay. Ang ganda po niya, mga ka-viewers. So, share ko na lang din. And yung kung napansin niyo po yung kanyang wall, meron din pong design na ganito. Not sure lang po kung anong tawag sa ganitong design. Pero parang cornesa po siya na dinikit sa wall. Ayan. Then, mga ka-viewers, ayun, siguro kaya po blessed talaga sila. Hindi po talaga nila inaalis sa buhay nila ang paglilingkod po sa Panginoon. Kasi mga ka-viewers, tingnan niyo po. Meron po sila yung mga santo dito, sila Mama Mary, Jesus, ayan. And gantong angle na lang tayo, ha, meron din po pala ditong TV, ayan. Ka-front din, meron din siyang background po yung TV, no? And next po natin papakita, mga ka-viewers, ay yung kanilang master bathroom. Ito po ang kanilang master bathroom. Ayan, napakalaki din po, parang kwarto ko na ito sa bahay ko. Ang ganda po ng kanilang tiles na ginamit dito. Ito po ay matte finish po, 60x60 marble look. Then ito na po ang kanilang sink. Single sink po, may cabinet na yan. And mirror. And same lang din po na accent tiles dito po sa kanilang background ng kama. Yan. And dito po mga ka-viewers, pasok tayo. Meron pa siyang walk-in closet. Teaser na lang po tayo, ha. Ayan. Tapos po mga ka-viewers ay ito po, tingnan natin kasi ayun, may dalawang pinto po sa corner. Ito po ay ito po ang kanilang shower area. Ayun, may sariling room po ang kanilang shower area. Ayun na po ang ceiling, yung shower. Ang ganda. Then yung kanyang mga tiles pong ginamit dito ay
80 by 120 po na marble look. Then, marble look po na 60 by 60 po sa flooring. Ayun. So, may anti-slippery siya para safe po, no? Tapos, close na natin to. Next po natin ay ito naman. Ito naman ang kanilang toilet area. Ayun po ang ceiling. And ang kanyang mga tiles na ginamit. Marble look. And ayun po ang kanyang toilet bowl. Ayun. Napakalinis po ng mga ka-viewers. In fairness, paano kayo nalang maintain yung ganito kalinisan talaga? Since tapos na po tayo sa master bathroom, ayan, napakita ko na din po na may walk-in closet sila dito. Doon naman po tayo sa bedroom number 2 at bedroom number 3. Kung napansin niyo po mga ka-viewers, no, isa lang po na tiles talaga yung ginamit sa loob ng bahay. Mas malaki po kasi tingnan yung bahay pag iisa lang po yung tiles po na design na ginamit. Although malaki naman po talaga sa personal itong bahay, again, 400 square meters po ito, no? Ayan. Ngayon po, punta tayo dun sa bedroom number 2 and bedroom number 3. Ito pala mga ka-viewers, nakalimutan ako sabihin sa inyo, no? Gumamit po sila ng glass tiles dyan para at least may papasok po na liwanag sa loob ng bahay. Tapos, ito po si bedroom number 2. Same lang po lahat na maginamit po na door na design. Ayan. And ito po si bedroom number 2. Ayan, napakaganda din po talaga. Ako. And ang ganda po ng curtain. Ayan, ceiling. Ganda din. Dito ang angle na lang tayo ha. Ang ganda po talaga mga ka-viewers, no? Ang linis tingnan. Even po yung mga cabinet, ang pulido po ng pagkakagawa. Lalo na po yung ceiling, napakapulido po talaga mga ka-viewers. Ang ganda. Sino kaya gumawa ng ceiling na to? Na-curious tuloy ako kasi ang ganda-ganda po. Then, dito, ayan. Bukit naman neto, may paganyan pang effect. After po natin kay bedroom number 2, dito naman po tayo kay bedroom number 3. Ito po mga ka-viewers, no? Ang ganda din po neto. Ayan. So, ganito na lang po ipapakita natin ha. Tapos, ayan mga ka-viewers, ganyan siya kaganda. Ito pong door na ito, ito naman po ang kanilang common bathroom. So, pagpasok po, ang bango talaga. Ay, sorry. Ayan. So, ito po mga ka-viewers, ang ganda-ganda po ng bathroom dito. Ang ginamit naman na tiles, matte finish po na gray, 60 by 60. Then, ito po, 80 by 120. Ganyan po yung kanyang design. Ayan, ito po nakita ko po ito sa Wilcon eh. Tapos, ito po yung kanyang salamin. And yung cabinet po, basin type po na sink. And ang ganda po ng kanyang backsplash mga ka-viewers. So, ito po mga ka-viewers ang ginamit dyan, mosaic tiles. And meron po yung aluminum touch. Gaya po nakita ninyong yung makikintab po yun na metal aluminum touch po yan. And dito naman po meron siyang shower enclosure. Ayan. Papunta po ito sa shower area. Ito po ang kanilang shower area. Ayan. Ayan, meron na rin bidet. Ang linis po, promise. Pag po nakita nyo sa personal, malinis po yung bahay. Madali lang po yung i-maintain yung mga materials na ginamit nila dito. And para sa mga nag-wonder, at kanina pa ito pinagmambaslan, Sir Billy, ano naman po itong may sliding door na ito? Ito po ay papunta sa kanilang auxiliary kitchen po, no? And ang mga ka-viewers, ang ginamit po dito ay sliding door, then analock yung glass. Ngayon ay papasok na po tayo. Ayan. So, pagpasensya nyo na lang po kung medyo magulo pa na onti yung kanilang auxiliary kitchen kasi kararating lang po ng owner talaga from US at may mga inaayos pa po dito, no? Talagang shinare lang po nila ito para makakuha po kayo ng idea lalo sa mga viewers natin at papagawa ng bahay. So, dito po mga ka-viewers, kahit na auxiliary kitchen, hindi tinipwedeng nyo naman po ang kanilang cabinet, hanging cabinet, ang ganda, meron pang accent tiles, ang background, ayan, then ito pong furniture na ito, galing pa din ng Italy yan. Dito po yung kanilang laundry area. Dito naman po ay another auxiliary kitchen po. Ayan, dito po nagluluto din ngayon. Nagigrill. Ito po yung pinakita sa inyo kaninang garden area, papuntang garden area. Yung may lemon po, ayan. And yan po yung papakita natin dito ha, since may ginagawa po dito. So, sliding door din po yung cover niyan. Then, para naman po pala sa tiles na ginamit dito mga ka-viewers, 40 by 40 po yan na matte finish po, wood look. Tapos po mga ka-viewers, tara, punta po tayo sa kanilang
laundry area. Ito po pala mga ka-viewers, ayan, naka-glass tiles din po ito para may pumasok po na liwanag sa loob ng bahay. Ayan po yung purpose din yan. So, ito po yung laundry area. Ayan. Ang ganda po ng area ng laundry area nila. Napakaluwag din. Rustic tiles pang ginamit dito para sa flooring. Meaning po, ayun, anti-slippery po para hindi po tayo madulas pag maglalaba or something. Ayan. Medyo rough finish po yan, no? And ito po ang last view ng bahay bago po tayo magtapos sa ating vlog. Ayan. And ayan po mga ka-viewers, yung bahay po na hinauster natin. Kung nagwa-wonder po kayo, Sir Billy, parang kamukhayan nung dating hinauster ninyo. Yes po mga ka-viewers, kasi isa lang po ang gumawa niyan. Then para po sa nagwa-wonder kung magkano din po ang inabot nito, ito po kasi ay na-built po ng 2020. That year po ang inabot po ng bahay ay 6.5 million. Pero ngayon po kasi ay 2022 na, inflation, recession, ganyan. Ito po ang bahay for sure. Pag nagpagawa po kayo, ay tataas na po yung value. Ngayon po, kung plano nyo pong magpagawa ng ganitong bahay or naghahanap po talaga kayo ng mga magagaling gumawa ng inyong dream house, ito na po ang kanyang contact details. Talaga masasabi ko po mga ka-viewers na consistent po siya sa paggawa kasi yung una ko pong pinakita sa inyo na bahay, napakaganda na, pulido. Ito pa pong pangalawang pinakita ko sa inyo, pulido din po at ayun, napaka aliwalas, elegante. Lahat po talaga ng details ng bahay, makikita naman po ninyo, no? Gaya po ng napanood ninyo. Ngayon po mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo po itong ating vlog, huwag nyo na po kalimutan mag-subscribe, i-share, para po sa mga viewers natin dyan na hindi pa po nakapanood at naghahanap po na magagandang design ng bahay, ito po baka i-consider nila, no? Ngayon, di ko na rin po papahabain pa. Maraming salamat po ulit sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!